How does it feel now that you voted? Relieved. Relieved na po na nagawa ko na po yung tungkulin ko sa pagboto. Hindi lang po sa Manila, kundi para sa buong Pilipinas. So ano po ang plano? Ano ang plano after this? Pagkatapos po nito, magmo-monitor lang po kami sa lahat po ng mga paaralan na kung saan po may bumoboto. Siyempre po, inaalala rin namin ng mga mahabang pila, lalo-lalo na po sa ating mga senior citizens at saka mga PWD. Medyo may kahigpitan po talaga ngayon dahil because of the pandemic. Pero siyempre, pag-iingat din lang naman po ito. So, hopefully, matapos o makaboto halos lahat bago po dumating ang pag-close po ng 7 p.m. Ayung canvassing po sa session hall, ano po ang preparations doon? Naku, ang COMELEC po kasi ang nag-handle doon. Actually, nagpaalam lang po sa amin dahil yun daw po ang nasa batas na ang canvassing po talaga ay ginagawa sa munisipyo sa loob po ng session hall. So, sumusunod lang naman po kami sa COMELEC ano po ang kanilang desisyon doon. Pero all preparations were made by the COMELEC. Pang smooth yung pagboto nyo. Okay. Ano reaction lang po dun sa iba naman na nakakaranas ng ano problema sa machine? Bilang vice mayor din po kayo. Opo. Actually, marami din naman po report na ganun. Sabi nga po namin, tsagaan lang. Medyo meron lang mga isolated reports naman po. Pero so far, aside from the long lines, okay naman po nangyayari sa There are reports of vote buying in districts 4 and 5 from your rivals. Any reaction? No reaction. No reaction po. Nasa kanila naman yan. Basta po tayo, sumusunod po tayo sa seto ng mga panuntunan na pinatutupad po ng COMELEC. Dapat po sana patas na ng dapat. Ma'am, are we positive that we can make it po after the day? Ito. Sorry po? We can make it po, itong election. Positive po ba tayo na? Yes, looking very positive because napakaganda po ng ginawa ng kampanya. Napakalinis po. And I think ang ating po mga botante, lalo na po dito sa election ng Manila, ay matatalino at alam po nila kung sino talaga gusto. Okay.